Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At mga kapatid, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. God is good. At sama-sama po tayo magdiwang sa ating pong patuloy na nobenaryo sa nalalapit nating kapistahan. Amen! Amen! Kaya't dumulog tayo ngayon sa Diyos na mapagmahal at hingin natin ang tulong at awa ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Santo, Santa, na. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi Ikaw, ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, Ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipinagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. Sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan, ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ay siya kong sandatang panlaban at panggalang. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupan. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awi. Tayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng isang kilometro, pasanin mo ito ng dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. At pakibati naman ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, "Kapatid, malapit na ang pista. Alalahanin mo ako kapag nagluluto ka na." Palakpakan po muli natin ang Panginoon. At mga kapatid, isang napakagandang pagkakataon na muling pinapaalala sa atin ng Diyos na mapagmahal na ang kanyang utos sa atin, ang mahalin ng Diyos, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. At sa pag-ibig sa iyong kapwa, ang pag-ibig ay humahantong hindi lamang mahalin yung mga taong kamahal-mahal, pero mahalin maging yung mga tao na mahirap mahalin. At sa ating ebanghelyo, dinagdagan pa ito ng Panginoon na kahit gaano kasakit ang nagawa sa iyo ng iyong kapwa, huwag na huwag kang mag-iisip na gumanti. Huwag na huwag ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Napakahirap, pero yung totoo, gagawin mo ba yon? Kapag ikay sinampal sa isang pisngi, talaga ibibigay mo yung kabilang pisngi? Niwala ako sa inyo. Kapag kinuha ang iyong baro, ibibigay mo pati yung natira mong balabal? Yung totoo, maniwala ako sa inyo. Oh, yung totoo, barangaya na. Yan ang totoo dyan. Subukan mo lang kuhanin yung pangapag-aari ko at sinasabi ko sa iyo, magkikita tayo sa barangay. Subukan mo lang na sampalin ako, sasampalin kita tatlong ulit pa. Ang problema sa atin nga ngayon social media. Ano ba namang teleserye sa panahon ngayon o di kaya ay pelikulang napanood ninyo na kung saan ang kontrabida, napakasama. Pero yung bida, masama din ang gagawin sa bandang huli doon sa kontrabida. Iba noong araw, noong panahon namin. Sino ba nakaabot sa kay Flor de Luna dito? Tsaka kay Ana Lisa? Maganda ang values noong araw. Pag nanood ka talaga ng teleserye, kahit ikay apihin, ingud-ngud yung pagmumukha mo sa putik, hindi ka gagante. Sa halip, papasok ka ng kwarto mo, ganun si Ana Lisa, papasok yan sa kwarto, pagkatapos yan sampalin, pagkatapos yan sa bunutan, papasok ng kwarto yan. Magdadasal kay Santo Niño, iiyak, ipapanalangin. At ano ang kanyang dasal? Sana po isang araw matutunan nila akong mahalin. Ngayon, pag sinampal ka, anong gagawin ng kontrabida? Sasampaling ka, ingungudngud ang mukha mo, sa bandang huli, lalaban ka. Ay nako, iyan. Pero alam ninyo, kuminsan iisipin talaga natin Father, paano ba yung hindi mata sa mata, ngipin sa ngipin? Paano mo patatawarin yung tao na nakasakit sa'yo, nanloko sa'yo, yung taong nagpahirap sa'yo, yung taong naging dahilan kung ba't naghihirap kayong mag-asawa, yung taong naging dahilan kung ba't nasira ang pangalan mo, paano
mo gagawin yung hindi mata sa mata at ngipin sa ngipin sa mga panahon na nasasaktan ka. Magbigay ka, Father, ng tao na matapos ang saktan eh, hindi talaga siya gumanti. Lalayo pa ba tayo? Ano ba meron kahapon? Father's Day. O yung totoo, di ba si tatay, kahit na kung minsan dinadabugan mo, kahit na kung minsan sumisimangot ka kapag inuutusan ka, kahit na kung minsan hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos, nagtanim ba ng galit sa'yo? Nagmata sa mata ba siya? Ngipin sa ngipin? Dumating ba sa point talaga hindi ka pinakain? Hindi. Pagmamahal ng magulang, isang napakagandang halimbawa pag pinag-uusapan natin yung mga taong hindi nila gagawin yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, yung pagmamahal ng isang magulang. Pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, kung titignan natin sila, kahit na gaano sila kang masaktan, kahit gaano at times mo sila masigawan, ang magulang, patuloy ka pa rin mamahalin. Mga kapatid, kung ang bawat isa itatrato mong parang kapamilya, paano mo iisipin yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, eh kapatid kita, nasaktan mo ako, pinaiyak mo ako, niloko mo ako, pero still kapatid kita. Ipagdadasal ko na lamang na nawa, maliwanagan ang iyong kalooban. Amen! Ganon, kapag may taong nakagawa sa iyo na masama, ipanalangin mo. Amen! Ipagdadasal mo yung mga taong nakasakit sa iyo. Amen! Ipagdasal mo, sabihin mo, Lord, yung mga nakagawa sa akin ng masama, nawa po, Lord, masagasaan. Hindi po, nagkamali ako. Nawa maliwanagan ang kanilang kalooban. Eh, sa panahon nga ngayon, eh, kung tutuusin, di mo na kailangang lumayo eh. Kumisan nga eh, sarili mong kapamilya, nasasaktan ka eh. Nakapanood ako noong araw ng pelikula ni Ate V. Meron ba ditong funny Ate V? Si Ate V? Huwag yung sabihin niyo kila si Ate V. Tumigil-tigil kayo. Si Ate V? Si Ate Vilma? Oh, alam niyo naman pala eh, si Ate V. Eh, may pelikula siya. Sabi ng sekretarya noon sa Divine Mercy, panoorin mo, Father, nakakaiyak. Ayoko? Sabi kong ganoon. Hindi ako Vilmanian, Noranian ako eh. Father, maganda po yung pelikula, maiiyak ka. Eh, doon sa pelikula kasi, meron siyang anak na dalawa, magkaiba yung tatay ng kanyang dalawang anak na bata. Eh, dumating si Ate V doon sa eksena, galing siya sa trabaho, sabi niya sa kanyang anak na batang babae, o anak, tawagin mo na kuya mo, kakain na tayo. Eh, yung batang babae, kabata-bata, marites na. Marites na. Nagsumbong ka agad. Inay, wala po si kuya. Di po pumasok sa school. Nagpunta po sa bilyaran. Hindi po pumasok, nagbilyar. E di siyempre, kung ikaw ba naman yung nanay, matutuwa ka na malaman mo, pagod na pagod ka magtrabaho, pagkatapos yung anak mo, saan matatagpuan? Sa bilyaran. Eh, di pinuntaan sa bilyaran, pinauwi. Anong next scene at sa tingin ninyo? Sineser mo na siyempre yung anak, sabi ni Ate V sa pelikula. Alam mo ba, na kapag nalulong ka sa sugal na yan, masisira ang buhay mo. O, tama naman si Ate V, mali ba yon? Tama naman eh. Kaya lang, ang nagulat ako na hindi ho ako sanay, eh yung maliit na bata, elementary lang, eh sasagot-sagot sa magulang. Nagulat po ako eh. Sumagot yung bata, sabi ba naman ng anak niyang lalaki, eh ba't ikaw, ginagawa mo ang gusto mo, ba't kami hindi pwede? Nagulat po ako. Hindi ho ako sanay na nakakakita ng gano'n na bata, sumasagot sa magulang. Nung bata po tayo, tama po ba magalang tayo sa mga magulang natin? Walang mata sa mata, walang ngipin sa ngipin. Pag kinagalitan tayo, yuyuko lang tayo, anong sagot natin? Puro opo. Anak, saan ka nang galing, ha? Bakit di ka nagpapaalam? Sorry po. Ha? Di ba, sinabi ko sa iyo, magpaalam ka? Pasensya na po. Umiiyak ako nung bata ako. Ginabi ako, gumawa ng project. Pero alam ko na naghintay pa rin yung nanay ko. Kahit may dahilan ako, yumuko ako. Mangiyak-ngiyak, sabi ng nanay ko. Susunod, huwag nang gagawin yan, ha? Opo, inay. Inay, kumain na po ba kayo? Nawalan na ako ng gana, ikaw na lang.
Ganun ang nanay ko noong araw. Sisingsisi ako sa sarili ko, pero wala naman ako ginawang masama. Project lang naman, ginabi lang naman kami. Eh ngayon, yung mga magulang dito, sino dito yung mga may anak na malalaki na, teenager, binata at dalaga ng mga anak? O yung totoo, di ba mga anak ngayon, gagaling mga tuwiran? Ang mga anak ngayon, tinatanong mo pa lang, ang dami ng sinasabi. Noong araw, ang bunga nga ng mga magulang, parang armalite, ngayon baligtad na. Nagtatanong ka pa lang, ginabi yung anak mo. Anong tanong mo? Anak, ginabi ka yata. Anong sagot ng anak ninyo? Anong sagot ng anak ninyo? Anong sagot nila? Inay, porke po ba ginabi ako? May ginawa na ako masama. Yan ang problema sa inyo. Wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Buti pa yung ibang mga magulang niya, may tiwala sa kanilang mga anak eh. Kaya wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Pag may ginagawa ba ako mabuti, nakikita ninyo. Minsan na ako ginabi, napakasama ako ng anak. Yan ang problema sa inyo eh. Anong sagot ninyo mga magulang? Pasensya na anak. Abay, inay, pasensya, pasensya. Palagi nilang bakit ang pagpapasensyahan? Nay naman. Ano ba? Eh anak, pasensya, nag-alala ako. Kumain ka na. Ala na akong ganang kumain. Makapasok na nga sa kwarto. O diba, ikaw pa ngayon yung parang nakukonsyensya. May sinabi ba akong masama? Diba, malungkot ka pa. Tapos lalabas sa kwarto yung anak mo. Bubuksan ang pinto, tatawagin ka. Inay, anak, bakit? Sa susunod, umayos kayo ha. Iba, mga anak ngayon, magagaling mga tuwiran yan. Porke matatalino sa klase yan, napakagagaling. Ay, anyway, balik tayo doon sa pelikula. Eh doon nga doon sa pelikula, sinagot nung bata yung nanay niya. Eh ba't ikaw, ginagawa mong gusto mo, ba't kami hindi pwede? Eh di syempre, lalong nagalit si Ate V. Sabi ni Ate V, wala akong ginagawang masama. Sumagot yung bata, ang akala mo lang wala, pero... Ay, teka muna. Galit po, galit. Ano? Galit yun. Sasagot na lang kayo eh, wala pang feelings. Lagyan nyo naman ng konting feelings, galit po, iyon. Ulitin nga natin, take two. Sabi ni Ate V, wala akong ginagawang masama. Sumagot yung bata, ah, akala mo lang wala, pero? Tatlong beses po, iyon. Galit. Tatlong beses, meron, 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 galit, ha? Umayos nga kayo. Ha? Take three na po tayo, take three. Sabi ni Ate V, wala akong ginagawang masama. Sumagot yung anak, ang akala mo lang wala, pero? Pak! Sinampal ni Ate V yung bata. Alam niyo, nang nanood sa sitwan, tuwa ako, buti nga sa'yo. Napatingin pa nga sa akin yung dalawang matanda eh, nag-a-agree eh. Sasabuti nga sa'yo, dapat dinagdagan pa yung sampal, ba't isa lang? Eh, nasampal eh. Bakit di umasa? Sampal eh. Sumagot-sagot eh. Pero, hindi ho yun ang ending ng eksena. Pag nanonood kayo siguro ng eksena, yun lang po natin nakita ninyo eh. Ang pinakamaganda po dun yung kasunod eh. Ang kasunod po ay, nagsalita uli yung batang maliit na babaeng Marites. Sabi niya, eh, kaya naman hindi pumasok sa school si kuya kasi susuutan sila ngayon ng panyo ng Boy Scout. Eh, ang dapat na magsusuot ng panyo ng Boy Scout, tatay. Eh, wala naman yung tatay niya. Ayaw naman niya sa tatay ko. Hindi daw niya tatay yung tatay ko. Gusto niya yung tatay niya. Kaya dahil walang tatay na magsasabit ng panyo ng Boy Scout, hindi na lang siya pumasok. Ayun. May dinadamdam pala yung bata. At ang feeling ng bata, kasalanan ng nanay niya kung bakit ganoon ang kanyang kalagayan. At si Ate V ay pumunta doon sa kwarto, umiiyak yung kanyang anak na lalaki, at napakaganda na sinabi ni Ate V. Simple lang ang sinabi niya, anak, magsusuot lang pala ng panyo ng Boy Scout. Kaya ko naman gawin yun eh. Pwede naman kahit wala ang tatay mo, ako na lang ang tatay mo. Lahat naman ginagawa ko, di ba, para sa inyo. Pero wag mong isisi sa akin yung hindi nagawa ng tatay mo para sa iyo. Hindi ko kasalanan yun. Natahimik ako. Parang sa akin sinabi ni Ate V yun eh. Parang bigla ako naalala. When was the last time nga bang
ako yung wala sa katuwiran pero hindi ako nag-sorry. When was the last time nga ba na yung kailangan kung dapat ipakita sa mga magulang ko na mahal ko sila pero dahil sa mga bagay na hindi nila naibigay, nakapagsalita pa ako ng masakit. At ang sabi ko doon sa bata, kung ako sa'yo, humarap ka, mag-sorry ka sa nanay mo. Humarap yung bata. Ang sabi niya, inay, sorry po. At paglabas ko ng sinihan, ang tanong ko, ako, kailan? 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 Kuminsan, nakakasakit tayo ng damdamin dahil ang akala natin hindi na naibibigay lahat ng gusto natin. Pero eto ang point eh, ala naman kasing perpektong pamilya. Lahat sila, they are trying their best na ibigay sa'yo ang isang mapagmahal sa iyong pamilya. Pero kung hindi na naibigay, hindi ka dapat magalit. Hindi mo dapat sabihin na balang araw, tandaan ninyo, iiwan ko kayo. Dahil uulitin ko, sa bandang huli, ang tanging sasabihin mo lang kapag ikay nasaktan, mahal ko pa rin po kayo kahit nasaktan ako. Mahal ko pa rin po kayo kahit hindi nyo naibigay ang lahat ng gusto ko. Mahal ko pa rin kayo kahit kung minsan hindi palaging masaya ang ating pagsasama. Hindi mata sa mata, hindi ngipin sa ngipin. Ang igaganti mo, pagmamahal. Pagmamahal at pagmamahal. Dahil tandaan ninyo, ang inyong patron, binilanggo, pinugutan ng ulo, pero lahat ng iyon, tiniis niya dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama po tayo ngayon dumulog sa Panginoon ng awa. Napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kanyang mahabaging pag-ibig na nagbubunsod ng ating mabuting pagkitungo sa ating kapwa, ating itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinaging manhid na ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik-loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na makaakay pauwi sa piling ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Is
Isama rin po natin sa ating pasalamat sina Josephine Bardos, Joel Bardos, para sa natatanging kahilingan nina Josepina Bardos, Elena Duna, Jesse Santos, Raymond Talyara, Felicity Ramos, Andre Santos, Carla Bundok, Bernardino Sullivan, Bea Gutierrez, Habre Recto, Mary Jane Roque. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan na si Rainiel Yambao. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa maagang pagaling nina Natalia Reyes, Maria Cristina Laderas Mang Inaw, Apolinario Katalig, Ligayang Katalig, Josh Jordan Mendoza, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Rafaela Regalado, Gregorio Francisco, Corazon Reynaldo, Hurley Epipania Ricardo Sr., Bernardino Manuel, Rosario Maximo Juliana, Fernando Antonio, Apolinar Silberio, Alfredo Romeo Teresita, at Pasensya. Panginoon ng sambayanan, habang aming tinataas sa mga panalangin ito, tulungan mo kami magkasama-samang lumago at maglaban ang pagkakaaway-away ay labanan at hindi ang at tuloy ang mahantong sa pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay isasagawa natin ang pagpaparangal sa ating mahal na patrong San Juan Bautista. Ang maghahandog po ng kasuotan ay si Marita Javier. Ang kasuotan, ito ay yari sa balahibo ng kamelyo at sinturon na mula sa balat ng hayop, hindi marangya at animoy damit ng kulubi, simbolo ng kababaang loob, gaya lamang ng kanyang pahayag, na siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Maging huwaran nawa natin si San Juan sa kanyang kababaan, loob, at payak sa pamumuhay. Ang maghahandog po ng kabibi ay si Rose Cape, ang kabibi. Ito ang sagisag ng kanyang pagbibinyag sa tubig, kung saan siya mismo ang nagbinyag sa Panginoon upang matupad ang kalooban ng Ama at sa Hilog Jordan matapos maisagawa ang pagbabautismo ni Juan kay Jesus ay nabuksan ang kalangitan at pumanaog ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati at isang tinig ang narinig. Ito ang minamahal kong anak na labis kong pinalulugdan. Ang maghahandog po ng tungkod at sas ay si Boy Felipe. Ang tungkod na may laso, tangan ay tungkod, simbolo ng katatagan at katapangan sa ilang ay sumisigaw, isinisiwalat ang katotohanan hanggang sa kamatayan niya, ang paninindigan niya ay dakila. May laso kung titingnang nakalagay, Exe Agnus Dei. Ibig sabihin, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ang maghahandog po ng kordero ay si Nelia Bondo. Ang kordero, ang tupa ay simbolo ni Kristo, ang anak ng Ama, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ganito niya ipinakilala si Jesus sa mga tao, ang tagapagligtas. Kaya't ang paanyaya sa atin ni San Juan upang tayo ay magbalik loob at maligtas. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng langit. Tularan din natin si Jesus. Tularan din natin si San Juan na ipinakilala sa lahat ng ating Panginoon. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mo may angking katauhan na dapat pakanit pangalagaan at iyong dudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalo mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipot magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon na bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sa Di Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biheng Maria, Ina ng Diyos, na ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at na ang lahat ng mga martir, lalong-lalo na si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumalog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangin ka, sabangin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At mga kapatid, hindi po mata sa mata, hindi po ngipin sa ngipin, ngiti sa ngiti ang dapat nating gawin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa isa sa inyong lahat. God bless po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito ng ikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. All the time.